Mga kamidurayo, nandito nga tayo sa Island Garden City of Samal. Bago natin puntahan ang pinakasikat na punong balete dito sa lugar, ay dadaan muna tayo sa munisipyo para makita rin natin kung anong itsura ng building nila dito sa munisipyo ng Samal. So mga kamindurayon, yung nakikita niyong building na puti na to, ito na yung municipal building dito ng Island Garden City of Samal. After dito ay pupuntahan na nga natin yung pinakasikat na puno dito, ang puno ng balete. Mga kamindurayon, malalaman natin ngayon kung gaano kalaki talaga yung balete kapag ka ito ay aking nilapitan at magsisilbing ugat lamang ako sa laki ng punong ito. Sa hindi malamang dahilan, palaging idinadawit sa mga kababalaghan ang mga puno ng balete. Naniniwala ang ilan sa mga punong ito, naninirahan ang mga lamang lupa gaya ng duwende, kapre, tikbalang at iba pa. At ayon sa ilan, ito ay pinananahanan din daw ng mga masasamang espiritong ligaw, kaya naman naging simbolo na ito ng katatakutan sa telebisyon. Ang isa sa kinatatakutang lugar sa modernong Pilipinas, ang Balete Drive, ay ipinangalan sa punong ito. Sinasabing sa isang matandang puno ng balete sa New Manila, Quezon City, nagpapakita ang isang white lady na siyang nagiging dahilan ng maraming aksidente sa lugar. Bukod doon, marami pang mga pangyayaring ang iniuugnay sa punong balete sa nasabing lugar. Pero mga kamindurayon, ayon sa sinasabi, ang pinatuyong sanga, dahon at ugat ng puno ng balete, kung isasama sa langis, ay mabisang panghilom ng sugat. At ang pinakuluang sanga nito ay mabisang gamot sa sakit sa bato. Ito ang ating napag-alaman sa mga tao dito. Ayon sa mga kwento-kwento, hindi naman natin mapabulaanan kung hindi man mapatunayan ang mga kababalaghang iniuugnay sa mga puno ng balete. Ngunit isa lang ang malinaw,
ang mga paniniwala ukol sa puno ng Balete ay naging isang karagdagan sa makulay na kultura ng minamahal nating bansang Pilipinas. Dito natatapos ang ating pag-explore sa puno ng baliting ito. Maraming salamat sa lahat ng nanood.